Sa game, sa DraftKings, level. Mamaya, may kita nyo! Yung pa, bago rin, bago! Daming bago! Let's see again, guys. Ito na game number 1, series number 1. Item check nga nga tayo. Tingnan natin kung may nagbago. Ayun! Uy, necklace agad! Oh. Necklace agad, Joehead. Oh, yung ano, yung Joehead. Most likely, this is support a support type. Oh, tignan mo! Very aggressive yung Joehead dun sa side na yun. Nagwa-1-on-1 with the Great One sila dito. Flicker, 8 Uy! Nice and slow. Coming from Atlas and disengage siya muna para sa laban ano. And there you go, guys. Kaya nag-necklace si, ano, no? Si ML dito kasi parang nga ganyan makapag-skill shot. Binato na nga, Abby. Sinervisan pa nga si Kimi at mukhang tutong pa kaga dito. What a nice putok-putok there by Daniel and diretso sila dito sa kanilang Little Wanderer for that region. Yeah. And diretso rin sa kanilang farm. Yun para sa first blood for the side of Wild Drifters. Ha? Talaga pinapakita nila yung kaasima nila dito. Hindi lang team payabang. Good service. Inalihup eh, inalihup. Sabay sinarguhan ng malupit ni Daniel. Tawag nila kasi sa grupo nila team payabang eh. Ano ba, kasi nagbansag? Sila sila lang. Alamang si Doggy rin yun. Sila. Yan na nga. Kasi maganda kasi yung chemistry nito ni Doggy and ni Daniel kasi dati silang MLO ako. Diba? Yes. Sila rin yun eh. Uh-oh. Tsaka congratulations kay Daniel ah. Graduate siya. Tinapos yung ano niya. Yun yung alam ko eh. Naalala ko sa post, no? Yan. Di ba si Ron niya yun? Ah, si Aaron pa yun. Sinubukan ko lang talaga nakapalo kayo sa post. Diba? Hindi, siya rin alam. Siya din. Ah, si Raplisha pala. Ayun, kasi magkakamukha kasi sila eh. Oo, parang pala sila mukhang kufre. Aside sa bago team, bago yung orga, nakita niyo yung aura. Oo. Congrats sa bagong team. Aura! Yes. Pero let's see. So far, so good. Mm-hmm. Sige. Pero makikita naman nga natin dito, medyo nagkakaroon kami ng kaguluhan sa pagkakas. Pero dito, hindi magkakagulo sa focus ng objectives. Ang Wild Rift siya ka-team gisa, pero yun, maximum charge. Tinamaan ng kaunti lamang dito si ating Dragon. Pero dito, hinakabol nila. Si Muzo! Uy, grabe naman yung pagiging Dragon dito. At top 3 versus 1. Pero yun na nga, si Benelo, ako, ni Doggy. Hindi mo pwede bulihin pala to si ano, no? Si Yuzong. Si Yuzong, kahit apat pa kayo, kaya kayo sa iba yan, dadragonan lang kayo. Si Yuzong, after maging Shenron, naging kamukha ni Prisa. Di ba ba't naging gano'n? Ayun na, medyo pulado ang Tams. Going back muna, and ayan na si Yoko Bob. Disengage for the side of Team Wild Drifters. Tama ano lang sila eh. Nagkakaroon po tayo doon, Poke lang. Nagkaroon na ng conflict skirmish doon sa may top lane. Pero dito, sa may jungle side, makikita natin dito, Oh, my gosh, look at that. And he has slain na. Uy, napunta kay Boss Dogs yung kill na yun na. Sa support natin. Maganda yung servisyo publiko yung ginagawa ng bawat players ng Wild Drifters dito. Maganda nga kanilang combination of moves. The combination of moves, yes. The chemistry, and the integrity, and the intensity for the community. Yon. Pasok. Score, it's already 2-0 in favor of Wild Drifters, having gold lead like around 1,232.2. Yeah. And 4 minutes of our game time, ML, is going back. And... Girls Pathway B, kumita na the Chevron! Dragon is there! Chevron! Grabe! Ay! Paklong tinamaan! Dalawa ang bumagsak! It's a double kill for Sumpa! Pero dito, Grace Chocolate! Ang yara mag-dragon yun! Grabe! Ang tapang! No, Dragon, sabay yung pa! RKO in the mid nowhere! And there you go! Patalon-talon! Dami nagtatalunan dito sa Team Gisap! Pag RKO, dinidity sa Eren! Nagmamamaw ngayon ng Wild Drifters! Diba? Sa nakita ko parang nag-aalangan pumasok dito yung Esmeralda natin. Nakita nyo, parang itutuloy niya sana yung Falling Star Moon niya. Tapos nag-back away, nag-Falling Star Moon doon kay MLO ako. Oh my gosh, simply backing away. Siya pa nga yung nag-back, imbis na nakakuha sila ng isa pa sanang pitas. Oo, maganda kasi yung back-up na ginawa dito ni Kimi at saka ni Joehead eh, no? Talagang pag lumapit ka kay Joehead, yari ka sa mga dilig-dilig shootings ni Kimi. Pero pag lumapit naman si Joehead, so ibibigay ka niya kay Kimi, didiligan ka ulit. So mahirap talaga palagan itong tambalan Kimi and Joehead pala.
iba. And kahit may shield si Esmeralda eh, napupulit nila ng ganon. Score natin 5-0, 5 minutes. That's a 1 kill per minute ang nangyayari dito para sa Wild Drifters. Trying to hold carry. Uy, ang lalim ng carry! Wala siyang mga upwards from the backlines. Pumasok na. Si Shenron, ihiling muna sa Dragon Ball para makuha si Carrie Glorious Pathway just to slow things down. And Carrie will fall. Thumbs as well. And combination coming from the side of Team Gisak. Pulado na rin. And Atlas will fall. Nagkatalunan pa nga. Yoka Bums. Nakuha na si Dre. Scofield, ang ganda ng pangalan niya dito. Uy, medyo nakukuha dito si ano ha, si Shenron. Nawala kanyang Dragon Ball si naging si Pisa. Pero grabe talaga. OP talaga itong Yuzong na to. Siya pa yung nadihado dun. Siya na yung naghabol. Ending siya yung hinabol. Oh, yan, sabi sa inyo, eh, huwag kayo masyado maghabol. Kitaan nyo nangyari. Okay, is there any way na magkaroon disadvantage for the Yuzong ano, character, no? Dapat talaga, ano? May pangontra ba dyan sa ranking, guys? Sa inyo, ba yung... Alam mo, natatalo ko ang Yuzong eh. Pagkatapat ko eh, Xbox. Uy, tinapag na dito yung Phantom Steel, pero simply backing away. Ginamit pa nakas dito ng ating Leomord yung Phantom Steel niya. Makati na kasi talaga dito si Tams natin kung mapapansin, di ba? Tama-tama ka dyan. And look at the item, guys, ha. Usually kasi Blood Blast Axe ang unang nakikita ko sa rank game. Pero tinam yung ginawa niya, Endless Battle. Para may, I think, para sa movement speed plus the lifesteal. And trying to control si ML dito. Go ahead, Athena. Oh my gosh, look at that. Pumapasok pa nga dito. Pero Yuzong, nakikita nyo ba yung pagpaksak ng Dragon saktong-sakto sa pagpaksak ng death ng Team Gisang? Mukhang nga lang at maximum charge, hindi rin naman nag-connect. Simply back away lahat sila pula dito. Si Mark gusto po position na maganda. Pero ML, sinasal lahat. Uy! Flicker pa talaga! Flicker in to secure the kill to! Pero hindi niya na rin tinuloy. Tatlo yung pulahan na yun. Alanganin kung lumaban sila, masisimot sila doon ng ating Kimi, which is si Daniel. Oo. Oh. Sabi nga dito, ano, durance daw ang panlaban kay Yuzong. Tama ba? Actually, yung ano sustain, yes. Pero pinaka, ito guys ha, huwag yung kikwento kahit kanino ang counter kay Yuzong. Kala mo talaga eh. Hintayin nyo lang. Hintayin nyo lang mawala yung dragon. And para hindi kayo mamini-stand, doon kayo sa buntot, huwag doon sa ulo. So kung Grabe, debut. Ang ganda rin ng galawan. I commend Daniel for the ano, ang ganda ng pestuhan niya lagi. Item check. He know what he's doing. You know? Oh. Guys, ito ha, para sa mga nanonood dyan, check niyo yung item and of course, check niyo na rin yung galawan. Baka item lang kopya niyo pero hindi galawan eh. Alam niya dito kung kailan na pupunta sa kaliwa o sa kanan eh, dito ni Daniel eh. Pero ang ganda rin ng support cast kasi na pinapakita dito ng Wild Drifters. Tapos tingnan niyo item nung Yuzong ha. Survivability item dyan. Basta makatagal lang siya. Tsaka movement speed. Endless battle plus yung Queen's Wings. Queen's Wings. Oo nga. Yes. Pero nagugustuhan ko dito yung ginagawa ni Boss Dog sa look at that KDA. 404. Kahit mo siya yung tumatangke na dapat na damage para kay Daniel, hindi pa rin siya nabibigyan ng deaths. Pero dito, onto the top lane, may curtain skirmish muna tayo dito. Sumpa, talagang it's a 3v1. Kakayanin niya ba? Not enough, nilabas na nga dito. Oh, look at that, lumilipad-lipad pa nga doon. Makatira naman. 14-3 in favor of Wild Drifters, going for 10 minutes pa lang. And wala pang nababasag. Kaya isa pa lang, ang nabasag ng Team Gisap. Kailangan yung Team Gisap eh, maging Team Gising na. Medyo Temakats na yung Wild Drifters dito. Going inside the tower. Ayun! Nagmintes ang kanyang RKO Rocket. A follow-up damage coming from Kimi. And let's see, what will be the next movement from the side of Wild Drifters? Pero pansin nyo dito, yung gold lead ng Kimi is 8,400 na versus sa core ng Team Gisap, which is a 5-4 lang yung carry. Talagang lamang na lamang sa items, tsaka talagang makati na tong pagbabato ng popcorn Kimi natin. Ayan na, eto na, tinan mo, malayo pa lang, nirarak ka na dito ni Daniel. Pinagnonon normal ka dyan sa mukha. Look at that, 4 members
trying to defend against Wild Drifter's pressure onto the mid side. Sakit? Sakit talaga sa aiming mo may racket. As a dragon. Ayun, namamasyal pa yung may dragon eh. Hinihintay ko pumasok yung dragon. Maximum charge. Pero hindi man nagko-connect, pero pag nag-connect, sure ball masakit. May question ako guys, pag nag-Glorious Pathway ba, tapos si Yusong magkakampe, bibilis yung dragon? Diba? Ikaw ba? Ano, Athena? Yes. Bibilis kaya ang dragon pagka nilagyan mo ng Glorious Pathway. Maka lumipad na lumagpas na sa mapa ng ML. Eto na, going in! The damage coming from Team Bizarre! Where's the defense? And oh my god, ang napapansin ko dito ah, kahit isa lang yung kasama ni Kimi, hindi pa rin malamitan dito ng team kasi pero pumasok na nga doon si Atlas sa may bandang loob. Look at that Yuzong, talaga na mamamalang yung kapag natin dito. Sakre! Santi! Oh my god, tanking all the damage but still not enough. Wala, anong sa tingin mo Prof B dapat gawin dito na Team Gisa para makabawi sa ganitong pambubugbog na ginagawa ng Wild Drifters? Hawagan nila yung Wild Drifters sa Messenger pagka magka-clash na sila. Tingin ko yun ang isa sa magandang paraan eh. Pero tingin still... Tingin ko kalak nila dito ano eh, buuin yung pitong Dragon Ball. Kasi oh, diba nandito yung dragon, yun yung pangontra na lang nila. Ang layo ng farm ng ano, pero kaya pa rin naman. They have the carry, huwag lang talaga yes, magpapitas ng ibang tore sa sides. Kumbaga ang pressure lang nila is nasa mid side. I mean, mid lane. Pero yung pag-angat nila, i-bonus na lang muna nila talaga lahat ng papasok na minion sa kanila. Hindi sila makalabas eh. Oh, and pagka nag-overcommit kasi itong Wild Drifters, that's the time sila makakabawi. Tulad kanina, nakakuha sila ng isa, doon kapalitan mo ng Tore, still, nakalaban sila and nakahinga somehow against Team Wild Drifters. Ito na, this ito might be... Ito si Lord ah, sa may bandang middle lane. Pero dito, Daniel, all to the back lane. Simpleng poking lang doon sa mga members ng Team Gitsap. Kumakatok si Lord sa may bandang mid. Pero gustong kunin dito ng Wild Drifters ang bottom lane target at nagtagumpay sila dito. Uy, natutok naman dito ah. Pumasok si Dre Scofield. Pero hey, Dragon! Uy, grabe naman dito. Uy, hinagis pa nga dito ang ating kabayo. Pero wala, hindi gumana ang kanya Phantom Steed. It's not enough. A target turret na nga dito ang Team Wild Drifters. And it is the win for...